kita mga kaibigan. Isang kwento ng pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakakikiligan at kapupulutan nyo ng aral. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga parating ko pang mga upload. First subject ni Darlene ang English. Pagkaupong pagkaupo niya sa napiling silya ay pumasok na ang magiging professor nila sa subject na iyon. Natigilan siya nang makilala ang babaeng pumasok. Ang ate ni Topher. Professor ko siya. Kung ganoon, ay kailangan niyang magpa-impress sa ate ni Topher para makarating sa kaalaman ng binata na matalino siya. Nagpakilala ang dalaga sa buong klase at ipinagdiinan nitong istrikta ito. Hindi raw ito nakukuha sa pagpapa-impress. Ang gusto raw nito ay mga estudyanteng masipag mag-aral. Bigla siyang nag-alala. Mukhang terror si Miss Sophia Lim. Hindi ito ngumingiti man lang, pero walang problema. Hardworking student yata siya. At kailangan niyang magpa-impress kay Sophia Lim para makuha niya ang pansin at paghanga ni Topher. Muli niyang nakita si Topher kinabukasan dahil inihatid na naman ito ang panganay na kapatid. Nang matanaw siya nito, mula sa koridor ng pinto ay napahinto ito. Saka siyang nginitian. Her heart skipped a beat again. Ramdam niyang nagririgo doon ang puso niya. Tila tumatalon at nagsasasayaw. Lumitaw ang ngiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay bumalik na ito sa loob ng sasakyan. Ganado siya sa klase. Nag-stand out siya sa recitation kaya alam niyang na-impress sa kanya si Miss Lim. And of course, ikikwento nito kay Topher na magaling ang estudyante nitong si Darlene. Makuha lang niya ang paghanga at respeto ni Topher ay para na siyang tumama ng jackpot sa loto. I have a blind date for you, bro, sabi kay Topher nang nakatatandang kapatid niyang si Ayla. 23 years old ito, isang taon lang ang tanda sa kanya, kaya para lang silang magbabarkada. Kaya siguro hindi na niya nakasanayang tawagin itong ate. And who is it this time? Tanong niya sa tonong parang walang pakialam. Nasa harap siya ng laptop niya at nagda-download ng ilang kanta. Sister ng friend kong si Jen na nakilala ko sa Dermacare Beauty. Ang tinutukoy nito ay ang beauty center na pagmamay-ari ng mami nila. Karate black belter daw itong sister ni Jen. But mind you, babaeng babae ito at ibang klase ang beauty. Ang lakas ng dating, they come from a family of well-respected lawyers. I'm not interested, sagot niya. Ipinagpatuloy lang ang ginagawa. Not interested? Anitong halatang hindi makapaniwala. You must see her first before you say that, bro. I said, I'm not interested, ulit niya. Pero nasabi ko na kay Jen na iseset up ko kayo ng blind date ng sister niya. Sinabi na rin daw niya sa sister niya ang tungkol dito. Alam mo, humihingi kasi ng tulong sa akin si Jen. Gusto niyang magka-boyfriend ang sister niyang ito dahil mukhang man-hater. Pagbigyan mo na ako, bro, please. Nilingon niya ang kapatid. Pangalawang blind date na to na isineset up mo sa akin. Last month lang, may ibinigay na blind date sa akin si Ate Sophia. Bakit parang kayo ang naghahanap na magiging girlfriend ko? Hindi ka naman siguro galit niyan, nananantiyang tanong ni Ayla.
Lumapit ito sa kanya at ipinato ang isang kamay nito sa balikat niya. Ayaw mo iyon? Tinutulungan ka na nga namin makakita ng bagong girlfriend. Let me do it myself. Hindi kayo ang kailangang maghanap na magiging girlfriend ko. Mas magaling kaming mamili dahil babae kami ni Ate Sofia. And we know who is best for you. Siyempre, ang gusto naming maging girlfriend mo ay yung magko-compliment sa mga good qualities mo. You are intelligent guy, kaya dapat lang, smart din yung girl, may breeding, maganda ang family background, and of course, someone you can be proud of. Hindi katulad noong naging girlfriend mong si Tina na naging girlfriend ng buong bayan bago mo naging girlfriend. Kaya inaway mo ganon. Excuse me, baka naman siya ang unang nagtaray sa akin. Palingkera nga kasi. Siya nga ang unang nagtaray dahil pinaringgan mo raw siya sa isang party. Hindi siya ang pinariringgan ko noon. Akala lang niya yon at nag-react siya agad dahil totoo. I will appreciate it more kung hindi niyo na lang pakikialaman ang love life ko. Excuse me, hindi pakikialam ang tawag doon. Okay, kahit ayoko sanang makipag-blind date uli dahil hindi ko naman kayo binigyan ng karapatan na ihanap ako ng girlfriend, makikipag-date ako riyan sa sinasabi mong karate black belter dahil naikumit mo na ako. Pero gagawin ko lang to para pagbigyan ka. Tuwang-tuwa si Ayla. Thanks bro, I tell you, you won't regret this. Malay mo, siya na pala ang girl of your dreams. Sabi ng kapatid niya na may kasamang tapik sa balikat niya. Oo na, basta ito na ang huli. Kung bakit kasi, kailangang pakialaman pa ng mga kapatid niya ang usaping pampuso niya. Kung si Darlene pa sana ang iba blind date sa kanya, baka ma-excite pa siya. Para lamang mapagbigyan ang kapatid, ay nakipag-blind date si Topher sa kapatid ng kaibigan nito. Sa isang private dining room, sa isang Korean restaurant sila nagkita. Maganda nga si Jackie, smart and good conversationalist. Pero hindi rin siya nag-enjoy sa company nito. Nagandahan lang siya rito, na-impress, pero wala siyang naramdamang kakaiba na pwede niyang ituring na senyales na simula na iyon ang isang romantic affair sa pagitan nila. At hindi niya alam kung bakit. Dahil alam niyang kahit sinong lalaki ay madaling mahuhulog sa karisma ni Jackie. Ngunit may isang babaeng sumingit sa isip niya ng mga sandaling iyon. Isang babaeng ni hindi niya alam ang dahilan kung bakit napapangiti siya sa tuwing makikita niya ito. Ni hindi niya alam kung anong espesyal sa babaeng iyon para mapukaw ang interes at atensyon niya. Si Darlene. Hindi mo type si Jackie? Akala ko ba maganda at okay naman? Tanong sa kanya ni Leonard na nasa loob sila ng kotse nitong nakaparada sa tapat ng gate ng bahay nito. Talagang maganda. Ang lakas nga ng dating. Pero hindi ko alam kung bakit parang wala siyang appeal sa akin. Baka naman dahil may iba ka ng type insan, sampantahan nito. May ngiting biglang lumitaw sa kanyang mga labi. What does that smile mean? Tila nag-iintrigang tanong nito sa kanya. Sa halip na sumagot, muling idinako niya ang tingin sa bahay ni na Darlene. Kanina ko pang napapansing panay ang tanaw mo sa bahay ni na Tinapakwin ah. Stop calling her Tinapakwin. May pangalan yung tao. Uy, pinagtatanggol. Nangingiting panunod yun ito sa kanya. Para namang pinagtiyap ng pagkakataon, biglang bumukas ang gate ni na Darlene at lumabas ito. Tila binibigyan ito ng instruksyon ang isang lalaki
na ikarga sa isang tricycle ang ilang bilao ng tinapa. Lalo niya itong hindi inalisan ng tingin. "Hey! Don't tell me may gusto ka nga riyan kay Tinapa Queen?" Inis na nilingon niya si Leonard. "Insan, yan talaga ang tawag sa kanya ng mga kapitbahay namin. And what's wrong with that?" Nabuhay naman talaga ang maglolang yan sa paggawa at pagtitinda ng tinapa. "Yes, there's nothing wrong with that. Disenteng trabaho naman iyon. Kaya lang, yung tono ng pagkakasabi mo, parang may ibang konotasyon. Para bang minamaliit mo sila." "Hindi naman sa ganon, insan. Don't be too sensitive about it. Naisip ko lang, kung magkakagusto ka kay Darlene, hindi kaya magkaproblema ka riyan, insan? Alam mo namang may issue sa atin ang pamilya nila." Napansin yata ni Darlene na nakatingin sila rito, kaya napalingin ito sa direksyon nila. Parang napaya itong nag-iwas ng tingin. Ngunit bago ito tuluyang lumulan sa tricycle, ay muli siyang nilingon ito at nag-iwan ng ngiti sa kanya. "She smiled at you. It seems the feeling is mutual, ah." Muling panunod yun ni Leonard sa kanya. "She's beautiful, isn't she?" "Yeah, I agree. There's something special about her." Sabi niya habang nakasunod ang tingin sa tricycle na kinalululunan ni Darlene. "When I came face to face with her at makausap ko siya, lalo kong nakita kung gaano siya kaganda. And I really like her." Pag-amin niya. Pa-OA na tumingin si Leonard na tila may bumarang kung ano sa lalamunan nito. "There's something special about her." Panggagaya nito sa sinabi niya. Kahit simple lang si Darlene, parang napakasarap niyang pagmasdan. So heart lightning. Her simplicity and innocent aura make her more charming. "Naku, mukhang iba na yan, insan, ah." Naiiling na komento ni Leonard. Isang makalugang ngiti ang isinagot niya rito. "May estudyante kang Darlene Bautista, hindi ba, Ate Sofia?" Napalingon kay Topher ang panganay na kapatid niya. Nasa gazebo ito at nagpapa home service ng manicure and pedicure. "Darlene?" Anito habang tila nag-iisip. "Yeah, Darlene Bautista. Why do you ask?" "Wala lang, Ate. I know her." "Really?" "Oo." Doon sila nakatira sa subdivision natin, sa lugar ni na Leonard. "In fairness, she's bright. Kahit ilang araw ko palang namimit sa klase, napansin ko nang active siya. Sa English subject ko siya, estudyante. And she's a working student." "What does she do?" "May small business sila ng lola niya. Gumagawa sila ng tinapa." "Tinapa?" Nakataas ang isang kilay na reaksyon nito. "You mean, smoked fish?" "Oo, pero sabi mo nga, hindi ba she's doing good in your class?" "Yes." Tila biglang tinabangan ito. "But why are you asking me about her? Don't tell me you are interested with that Darlene." Ngumiti siya bago sumagot. "If ever, what's wrong, Ate?" Siguraduhin mong hindi kung sino-sinong babae lang ang pinagkakaabalahan mo ng pansin. Humanap ka ng nababagay sa iyo. "Ang sipag mo naman," sabi ng isang tinig mula sa likuran ni Darlene na nagpalingon sa kanya habang naghihintay siya ng tricycle sa tapat ng gate nila para i-deliver ang mga tinapa sa palengke. Si Topher ang nalingunan niya na sakay ng motorsiklo nito. "Hi!" Nakangiting bati nito nang alisin ang helmet.
Hi! Medyo kiming tugon niya. Bigla siyang na-conscious. Baka amoy tinapa ako, nakakahiya kay Topper. Pinunasan pa niya ang kanyang mukha ng face towel na nakasampay sa balikat niya. Baka kasi nagmamantika ang mukha niya. Saan ka pupunta? Tanong nito. Ilalako mo lahat yan? Hindi. Idi-deliver ko sa palengke. May mga regular kaming pinagbabagsakan ito. I see. Naghihintay ka ba ng sasakyan? Oo. Wala kasi yung regular na naghahatid sa akin sa palengke para i-deliver tong mga ito. Believe ako sa iyo. Pagkagaling mo sa eskwela, hanap buhay naman ang inaatupag mo. Pamumuri nito sa kanya. Kailangan eh. Ito ang bread and butter namin ng lola ko. Kababae mong tao, ikaw pa ang nagdi-deliver ng mga yan sa palengke? Masama kasi ang pakiramdam ng lola ko. Mag-iisang linggo na ring hindi sumisipot ang katukatulong namin dito. Hindi ka ba nahihirapan? Nahimigan niya nang malasakit ang tinig ni Topher. Gusto ko nga sanang magbago ng karir, pabirong sabi niya para huwag ma-focus sa pagtitinda niya ng mga tinapa ang pansin nito. Sinubukan kong magtrabaho sa isang fast food chain pero nahirapan ako sa schedule, lalo ngayong may pasok na naman. Hindi ko na matutulungan sa pagtitinapa at sa mga trabaho rito sa bahay ang lola ko kung papasok pa ako sa trabaho sa fast food. Kaya sabi ng lola ko, hintayin ko na lang daw makatapos ako, saka ako magtrabaho. Dito nga naman sa trabaho namin, sarili ko ang oras, walang conflict sa pag-aaral ko, may kasama pa ang lola ko sa bahay kapag wala akong klase. Maya-maya ay may natawag na siyang tricycle. Itinabi ni Topher ang scooter nito para matulungan siya sa pagbubuhat ng mga bilaong pinaglagyan niya ng mga tinapa. Huwag na! Kayang-kaya ko ito! Hiyang-hiyang pigil niya rito. No! Let me help you! Sige na nga! Pagsang-ayon na lamang niya. Nang maisakay ang mga bilao sa tricycle, ay nagpaalam na siya rito. Sige! Thank you ha! Wala yun! Pero bakit hindi ka na lang dito sa scooter ko sumakay at huwag ka nang makipagsiksikan pa sa mga bilao ng tinapa? Ha? Nabigla siya sa hindi niya inaasahang imbitasyon nito. Sige na, halika na. Pangungumbinsi nito. Napangiti siya. Sige na nga. Medyo nag-aatubili pa siya nang umangkas siya sa scooter nito sa likuran. At syempre pa, napilitan siyang humawak sa katawan nito para hindi siya mahulog. Pero nang ito mismo ang nagsabing kumapit siya rito, ay inalis na niya ang pag-aatubili. Gusto niyang kiligin ng mga sandaling iyon. Pagkatapos ma-deliver ang mga tinapa, ay nagtaka si Darlene nang iliko ni Topher ang scooter nito sa isang fast food restaurant. Mag-snack muna tayo, sabi nito nang iparada ang scooter sa parking space. Baka dumating si Lola nang wala pa ako sa bahay. Tiyak na magtataka yon, lalo na kung matatagalan ako. Sandali lang naman tayo eh, sabi nito. Sige na nga, pero baka mapasubo ka. Gutom ako. Walang problema, sabi nito habang papasok sila sa loob ng fast food. Nahiya naman siya, kaya value meal ng spaghetti with chicken lang ang inorder niya. Masaya na siyang nakasama niya ito ng mga sandaling iyon. Bonus na ang snack na iyon. Dinagdagan pa ni Topher ang inorder niya. Umorder pa ito ng pizza, macaroni salad at shake para sa kanila. Ubusin mo yan ha, sabi nito. Binibiro lang naman kita kaninang sabihin kong baka mapasubo ka,
Nakangiting sabi niya. Kahit gutom siya, ay halos hindi naman siya makakain ng mabuti. Kaharap ba naman niya si Topper? Bakit ang lola mo na lang ang kasama mo? Nasaan ang parents mo? Usisa nito. Mukhang marami itong gustong malaman tungkol sa kanya. Maliit pa ako nang mamatay ang nanay ko. Tapos nang magkaroon ng bagong asawa ang tatay ko, dinala niya ako sa lola ko dahil ako raw ang dahilan ng pag-aaway ng tatay ko at ng bagong asawa niya. Mula nung 3 years old ako, ang lola ko na ang nag-alaga sa akin. Mukhang masungit ang lola mo. Tama ba ako? Medyo istrikta lang, sabi niya. Akala ng iba na masungit ang lola sita ko, pero mabait iyon. Matalino ka raw, sabi ni Ate Sofia. Talaga? Sinabi niya yon? Oo. Kaya lang, medyo strict nga ang ate mo. Strict ba? Natatawang tanong nito. Huwag ka nang magtaka. Ganyan din naman siya sa bahay. She'd always been the strict sister. Mas strict siya kaysa parents namin. Mas madalas kasi out of the country ang parents namin, kaya sa kanya kami binibilin. Pinapalo niya kami noong maliliit pa kami sa tuwing may kasalanan kami sa kanya. Talaga? Kaya pala matapang ang dating niya. Medyo natatakot na nga sa kanya ang ilang classmate namin. Para daw siyang Young Miriam Defensor Santiago sa pagiging matapang. Pero huwag mo akong sasabihin sa kanya ha. Baka magalit yon sa buong klase namin. Masaya ang naging kwentuhan nila hanggang sa matapos silang kumain. Ayaw na sana niyang magpahatid pa rito dahil nag-aalala siyang makita sila ng lola niya, pero mapilit ito. Masarap yung tinapa, di ba? Anito nang maihatid siya. Oo naman, champion ito with kamatis, sabi niya. Saka, hindi ba isinasahog yan sa ginisang munggo? Oo, mukhang mapapabili ako ng marami. Gustong gusto ko ang ginisang munggo. Itineterno namin ng daddy ko sa staff bangus. Talaga? Hindi ko alam na kumakain kayo ng pagkain naming mahihirap. Oo naman. Saka, wala namang pagkain pang mahirap at pang mayaman. Bago magpaalam si Topher, ay bumili nga ito ng tinapa. Huwag na. Bibigyan na lang kita, sabi nito. Bibigyan? Marami ang kukunin ko. Isang bilao. Isang bilao? Aanin mo naman yung ganong karami. Marami kami sa bahay. Madaling mauubos yan. Medyo natigilan siya sa mga sinabi nito, pero wala namang sinsero ito. Hindi ako nagbibiro. Bigyan mo nga ako ng isang bilao. Nangingiting ulit nito. Wala nang isang bilao itong nandito, sabi niya. Kukunin ko ng lahat yan. Magkano ba yan lahat? Nangingiti na lamang siya habang ibinabalot sa lumang dyaryo ang mga tinapang natitira doon. Wala siyang pagsidlang ng tuwa dahil sa ipinakikita ni Topper. Pakiramdam niya ay tinawid nito ang tulay na nasa pagitan nila. Parang hindi tumatapak ang mga paa niya sa lupa. Pero naaalala rin niyang baka maabutan si Topher ng lola niya. Naningil ito ng ilang pautang kaya hindi nila inabutan doon. Buong 1,000 peso bill ang pera ng binata kaya na problema siyang magtatagal pa ito roon. Sandali, bibilangan kita ng sukli, sabi niya. Don't bother, keep the change, sabi nito. Naku, nakakahiya naman. Wala pang 400 ang halaga ng tinapang binili mo. Bibili pa naman uli ako, saka mo na lang ako dagdagan. Ngayon, itago mo na ang sukli niyan. Kailangan mo yan dahil nag-aaral ka. Ay, hindi pwede. I mean, sukli mo ito
kaya dapat lang tanggapin mo. Giit niya. Sandali, susuklian kita. Ngunit bago siya makadukot sa bulsa niya, ay nahawakan na ni Topper ang kamay niya upang pigilan ang pagdukot niya ng pera. Nagtama ang kanilang mga mata. Huwag mo nang ipagpilitan dahil ipipilit ko ring itago mo na ang sukli. Hindi limos yan. Mataas lang talaga ang respeto ko sa mga katulad mong masisipag. Nang bitawan nito ang kamay niya, ay hindi na nga siya nagpumilit dahil mukhang igigiit nito na huwag na niya itong suklian. At hahaba lamang ang oras ng pananatili ni Turoon. Nag-aalala talaga siya na baka biglang dumating ang lola niya. "What's that, Topper?" tanong ni Ayla sa kanya nang maabutan siya nitong nag-aalmusal. "Sinangag and tinapa with sausawang kamatis," sagot niya habang sarap na sarap sa pagkain. "May morcon at pork chop naman ah. Bakit nagtitiyaga ka sa tinapa?" "Masarap kumain ng ganito paminsan-minsan. Bigla yatang nag-iba ang preference mo sa pagkain. Masarap naman talaga ang tinapa ah. Ikaw itong mahilig sa masasarap na ulam, kaya mataas ang taste mo. Kaya nga kumuha tayo ng cook na may formal education sa culinary arts, di ba? Ngayon, tinapa at kamatis lang pala, okay na sa iyo." Malinaw sa tono ng kapatid niya ang tila pagdududa sa pagbabago ng taste niya. "Anong big deal kung ito ang preference ko? Medyo nagtataka lang ako," sabi nito. Noong pumasok sa dining room ang Ate Sophia nila, napansin niyang tumaas din ang isang kilay nito nang makita ang ulam nila. "Mukhang sarap na sarap ka riyan sa kinakain mo," puna nito sa kanya. "Tinapa ito, ate. Ito ang ginagawa at ibinebenta ni Darlene." "Ah, kaya naman pala." Anitong nakataas pa ang kilay. "Sino naman yung Darlene na yan?" usisa ni Ayla. Ang apple of the eye ni Topher ngayon. Ang Ate Sophia nila ang sumagot na medyo nakaismid. "And how about Jackie? Do you like her?" tanong ni Ayla. Nagkibit balikat lamang siya at itinuloy ang maganang pagkain. Ito na kaya ang simula ng pag-ibig ni Topper sa dalaga? Paano niya sasabihin sa mga kapatid niya gayong hadlang ang mga ito sa dalagang si Darlene? Paano kapag nalaman ng lola sita ni Darlene na nakipagkikita siya sa binatang si Topper, magtuloy pa rin kaya ang pagkakaibigan nila? Sabay-sabay po nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po!